Sabi dito mga kababayan sa balita ng Philippine Star, dismissal of Marcos 1 billion ill-gotten wealth case hit. Galit na galit yung isang grupo ng so-called human rights advocate kasi na-dismiss yung ill-gotten wealth case mga kababayan na isinampa noon pang panahon. Bakit kayo nagagalit? Wala nga kayo yung mga nag-akusa. Yung mismong gobyerno ng kaalyado ninyong dilawan, hindi man nakapag-submit ng malakas na ebidensya. Gawa-gawa kasi. Kaya dinismiss ng Supreme Court. But before ko mga kababayan bigay sa inyo yung kwento, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel. And wag na rin po ninyo na i-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng ating ekonomiya. So, sabi rito mga kababayan sa balita, the campaign against the return of Marcoses and martial law or karma deplored that the civil forfeiture case and other cases involving Marcoses' hidden wealth have been dismissed since President Marcos assumed office. Kayo ngayon yung kinarma. Niloloko na naman po ninyo yung mga mamamayang Filipino. Ano ngayon lang? Matagal na itong dinisisyonan ng lower court. Tapos, iniakyat sa Sandigan Bayan. Talo pa rin. Iniakyat sa Supreme Court. Hindi pa presidente si BBM. Di ba? Napakatagal na ito mga kaso na ill-gotten wealth case laban sa mga Marcoses nang iakyat sa Supreme Court. Ayon, talo pa rin. Bakit talo? Napakalinaw yung desisyon. Kulang daw sa merito. At yung mga sinubmit na dokumento, photocopy lang. Walang malakas na ebidensya. So siyempre, anong gagawin ng husgado? Dismiss. Kaya yung sinasabi ninyo na since the assumption ni President Bongbong Marcos sa pagiging pangulo, doon lang nagkaroon ng mga sunod-sunod na dismissal. Wala mang maniniwala sa argumento ninyo, sa kwento ninyo po. Kasi po naman, nasubaybayan ng mga mamamayang Filipino. Inaamag na nga po yung mga dokumento. What? Yung ibang mga akusado nga, patay na. Di ba? Yung mayor na akusado, si dating Apolacay, matagal nang patay. So sabi rito, aside from the Supreme Court decision last March 29, which was made public yesterday, the group lamented the dismissal of other cases. Among them is the 600 million civil case, forfeiture case involving the president and his mother, Imelda Marcos, by the Sandigan Bayan last June. Kasi nga po, lahat man ang kaso po, mahina yung mga ebidensya. So nagkataon lang na ngayon, sunod-sunod na siya. Kasi napakatagal na po. Inabot ng more than 30 years. Imagine that. May 36 years. You see? So sabi rito, in February anya, the Sandigan Bayan's 5th Division dismissed another civil case against the Marcos family. The Anti-Grapa Court's 4th Division also dismissed a state lawsuit seeking to recover 200 billion worth of assets in properties in July 2022. So naglalagay kayo ng Malaysia kasi presidente na yung ating PBBM. Yung husgado na ngayon yung sinisiraan ninyo. Unang-una, yung mga justices diyan sa Supreme Court, karamihan yan mga appointees pa ng mga previous administrations. Di ba?
Karamihan nga niyan, nga dyan mga kababayan, mga dilawan pa, kahit sa mga lower courts. What? ngayon, gusto ninyong siraan kasi sunod-sunod yung pagkatalo ninyo. Huwag kami. So ito ngayon yung gusto nilang palabasin. Sabi rito, Karma condemns the emerging pattern in a scheme under the current Marcos Jr. administration. The numerous dismissals on the cases to recover the monies siphoned by the Marcoses from public funds and through the government bureaucracy. One of the group's conveners, former Social Welfare Secretary Jody Tagiwalo, said in a statement, yung mga kaso ng mga kalyado ninyo, lahat, ano, lahat basura. Ibinasi lang sa inyo mga imaginations and hallucinations. Di ba? Tiningala lang siguro yon sa kisami, mga kababayan yung... Citing data from the Presidential Commission on Good Government, she said at least 6 billion worth of Marcos ill-gotten wealth have not been recovered. Ano man yung re-recovery ninyong ill-gotten? Na wala mang ill-gotten. Yung salitang ill-gotten, sa inyo lang yung kaisipan. Imbento ninyo yung mga kalaban ng mga Marcoses noon. Inimbento siya na ill-gotten. Hindi man ninyo napatunayan na ill-gotten. Di ba? Husgado ang nagdesisyon from the lower courts to the Supreme Court, local and even in other countries, sa America, sa Switzerland, wala eh. Bukya kayo lahat. Di ba? She also cited the replacement of former Bureau of Internal Revenue Chief Lilia Guillermo after she publicly expressed now that all Filipinos, including presidents and the Marcoses, are accountable in ensuring the payment of state taxes. The continuing non-payment of the long overdue state taxes and the enactment of a law on the Maharlika Investment Fund, which may eventually turn into a slush fund for corruption. You see? Hindi pa nga po nakaka-operate yung Maharlika Investment Fund. Na isa batas pa lang, nag-aakusa na kayo ng corruption. At saka yung pagpalit po ng mga opisyales, normal po yon sa kada administrasyon. Bagong administrasyon, may bago din na mga officials na yung pinagkakatiwalaan ng nakaupong pangulo. Alangan man yung kayo. Pag yung mga kalaban yung ilalagay niya dyan, ang gagawin ng mga kalaban ninyo, siyempre, gagawa kayo ng mga ikakapamak ng ating Pangulo. Hindi man kayo makikisama, hindi man kayo tutulong, kasi nga, galit kayo. Di ba? Siyempre, yung mga tao din niya na gustong tumulong, kumbinsido sa leader, ganun yun eh. Kahit sa inyong grupo, bakit kayo, halimbawa, kayo yung gobyerno, a-appoint ka ng pamilya Marcos? Di ba hindi? Yung mga Marcoses pinili ngayon na makabalik sa posisyon. Kaya, siyempre, nasa rights nila, napipili sila ng kanilang makakatuwang sa pagsiservisyo, hindi yung pamimirwisyo tulad ng ginagawa ninyo. 50 years na kayong namimirwisyo. What? Di ba? Sige lang yung daldal ninyo, propaganda kayo, mga baseless at lahat ng inyo mga sinasabi. Kaya kayo talo sa kaso. Di ba? Ganun lang yon, mga kababayan. Baga lang gusto ninyo po itong itry, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging siya po. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties.
Ayos, yung mga inquiries ninyo po, dumiretso na lang kayo sa aming messenger para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.